mga kalakwatsa, narito tayo ngayon sa Belfry of Bruges. So ngayon, itong nasa likod natin, ito yung tinatawag nilang Belfry. So papasok tayo dito. Tingnan natin kung makakapasok tayo kasi alam mo naman, pandemya ngayon. So maraming bawal, maraming dapat sundin. So lagi lang nakawear ng mask. Pero ito, nakikita to dito sa gitna ng group mat. Nakikita ninyo. Nandito lahat, napakaganda. Sobrang ganda. Hindi ako nakapagsalita. Iba-iba talaga yung makikita mo. Sobra. Tingnan na lang natin kung makakapasok tayo. So, tingnan natin. Tapos mamaya, pag-Christmas naman natin itong tinatawag nilang Belfry. Basta may history din naman to. So, iba tayo. Kita natin sa loob ng Belfry. Meron na rin pala ditong Salon of Art. No? So, makikita niyo yung loob niya. Tsaka, yung chime ng itong ano, may bell yan. May tulog ng bell. Ayun, alam niyo kung saan siya nagagaling. Doon. Sa taas. Doon. Doon ang gagaling yung tunog. So yung tagtag ano? I did it my way. I did it my way. So yun yung tagtag. So galing siya dun sa bell sa taas. So ito ang Belfry. So saglit lang muna akong umupo dito mga kalakwatsa kasi mahaba-haba din yung nilakad natin kanina. So dito muna tayo mag-sightseeing bago tayo pumasok sa loob ng nitong cathedral. Actually, itong Belfry na to. So, ano ba yung meron dito? So, actually, abang nandirito ko, nag-i-enjoy yung mga tao dito sa pakikinig doon sa carillon. So, yung carillon, bells yun. So, maririnig niya yung chimes ng bell. So, actually, iba-iba siyang tugtog. At, yun, nag-i-enjoy mga turista doon sa pakikinig doon sa bell. Mamaya sasabi natin na yung Belfry, ito yung 13th century tower. Ginawa pa noon nung panahon pa nung, syempre, di ba, medieval age na. So, makikita natin, no, kung aaralin nyo marami dito. Sa structure nito, makikita natin yung Gothic style. So, actually, nung nasunog to, actually yung Bruges, nung nagkaroon ng sunog dito, so, hindi naman actually nagawa din to, then actually bumagsak yung bubong nito eh, tapos ginawa itong tower na to at lalo pang pinataas, no? So ngayon ito ay 83 meters na, pero kung aakyatin natin yung tower doon katulad nung ginawa natin doon sa nung nagpunta tayo sa Mekelen, no, aakyatin lang naman natin siya ng most likely nasa 366 step. O, 366 step. Kung aakyatin natin ulit yung taas niya. So, break a leg ulit, no? So, tingnan natin kung kakayanin. Pero kung ano, mag-enjoy na lang tayo. Maganda rin naman dito eh. Nung pinaayos nga ito, nung nagkasunog, eto na siya. Actually, ganun din naman eh. Gothic style din naman siya kahit pa nung pinaayos siya. At maganda pa rin siya. Sobrang ganda. Makikita nyo, ito, yari siya sa red stone. Yung mga bricks. Tapos yung, itong gitna niya, gawa siya sa cobbled stone. Yung, parang, para siyang makinis, hindi siya makinis na bato. Rough din siya, pero iba yung pagkabato niya. So, ito kasi para siyang chalk. Yung, ano niya, redstone niya, parang chalk. Pero this one is nice, no? Titingnan niyo, parang binagdag na lang yung tower doon sa taas. Kasi white na siya. White na yung taas. So, kasi dinagdagan niyan during, ano, mga renovations, mga ano, so, naging 83 meters tall na siya. Tingnan natin kung makakapasok tayo ulit. Pero dito pa lang actually, sa labas, parang masaya nang tignan. Thank you.
Belfort. So, may schedule ata silang sinusunod. So, kahit bumili ka ng ticket, hindi ka pa makakapasok ngayon. So, wait ka lang. wait lang. So, titignan natin kung makakapasok tayo. Pero so far, eto na tayo. Eto na yung Belfort. Nasa loob tayo. So, makikita ninyo, lumang-luma na siya. 13th century ba naman eh. Diba? Actually, una itong ginawa ng 12th century. Nagkaroon na sunog, ginawa ulit. So, yan yung schedule nila. So, yung iba po nuna. Meron tayong 12 o'clock, may 1, may 4, may 3. Kaya lang, actually, gagawin lang naman natin is aakyat tayo. May mga tower pa rin kasi dito pwede natin punta. Let us see kung mas much better tayo na magpunta doon. Or we can go back here para mas makapag-tour pa tayo. But then, at least napuntahan natin kahit papano itong Belfort. Mga kalakwa, tsaka nakalabas na tayo doon sa gallery. Kaya lang, hindi ko nire-record yung loob kasi nandun kasi yung nagawa. Nakakahiya tayo lang yung nag-video. But then, nakakahiya kasi lahat yung pinaghirapan nila. So, kaya dag-decide ako, huwag na lang natin kunan. Pero enjoy kasi napakaganda ng artwork nila. Mga bagong bagong painters, sculpture, maraming artwork. So, napakaganda. So, ngayon, lalagyan natin yung board dito. Yan. So, again, experience. Good experience.